What's up sa inyo lahat, WB Muleto. Ang tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Aerial TV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, hindi kami natatakot. Pilipinas, matapang na hinamon ng China sa Scarborough Shoal. At yan, paalala lamang ito yung ating reaction video lamang. Anumang sumasal around dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yan, play na natin. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Pilipinas, hinamon ng China na buksan ang Scarborough Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinamon ng Pilipinas ang China na buksan ang Scarborough Shoal para sa international scrutiny o pagsisiyasat matapos akusahan ng China ng pagsira sa marine environment ng naturang shoal. Ito ay upang malaman ng mundo kung tinupad na ng China ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law ayon kay National Security Council spokesperson Jonathan Malaya. Dagdag pa ng opisyal na maaaring hilingin sa mga third party na environmental groups o maging sa United Nations na gumawa ng fact-finding mission upang matukoy ang sitwasyon sa paligiran sa Baho de Masinloc. Inihayag din ng NSC official na kinakalap na ang mga ebidensya at impormasyon para sa posibleng pagsasampa ng isa pang kaso, partikular ang environmental case laban sa China dahil sa pagkasira ng coral reefs kabilang na ang harvesting ng endangered giant clams sa disputed waters. Ang mga ito ay isusumite sa Department of Justice at Office of the Solicitor General na siyang magpapasya kung maghahabol ang Pilipinas ng panibagong kaso. The finding of the 2016 arbitral ruling, wala nagbago. No, sinisira pa rin ng Chinese fishermen and by extension, tolerated by the Chinese government, the environmental destruction in many parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular, Baho de Masinloc. I'm sure the reaction of China will be, that's not true, hindi totoo yan. So, if China refuses to acknowledge its responsibility, it then should open up Baho de Masinloc to international scrutiny para magkaalaman talaga, no? They are the ones that are there right now. They are preventing us from going inside the lagoon so that in order for the world to find out if China indeed has fulfilled its obligations under international law, buksan natin yung Baho de Masinloc to international scrutiny. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Baho de Masinloc. Because as clearly shown by the Philippine Coast Guard, we have definitive proof of environmental destruction and degradation inside Baho de Masinloc. Now, if China refuses to acknowledge this, the only way to really determine kung ano ba talaga nangyari doon is to open up Baho de Masinloc to international scrutiny. So that is our challenge to China. If it considers itself as a protector of the environment, they should open up Baho de Masinloc to international observers. Let third party, not necessarily the full Philippine Coast Guard, not even Philippine groups, because sasabihin na naman nila, gaya nung sinabi nila sa ginagawa ng ibang mga civilian groups, that these are all part and parcel of Philippine propaganda. So we can ask third party groups, environmental groups, or any other group to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in Baho de Masinloc. Because we are alarmed and worried about the situation that's happening there. Yes, the new Chinese Coast Guard regulations ay contrary to international law, UNCLOS and the UN Charter. Wala pong karapatan ang China na mag-aresto o mag-detain or mag-expel ng sino man sa West Philippine Sea without trial. Itong mga regulasyon na ito, hindi po ito pwedeng i-apply sa exclusive economic zone ng Pilipinas, kasama rin ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines. Ito po ay bahagi ng kanilang scare tactics para ma-intimidate at ma-coerce tayo. It is provocative and escalatory at hindi po tayo magpapa-intimidate sa kanila. In fact, ang panawagan natin sa ibang mga bansa, patuloy tayo na mangisda dyan, patuloy tayo na gumalaw dyan at huwag pansinin itong illegal na regulasyon mula sa China.
Well, nandiyan naman po lagi ang Philippine Coast Guard. Nagutos na po ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo, si National Security Advisor Eduardo Anyo ng patuloy na deployment ng ating mga assets sa West Philippine Sea. Ang ating Navy at ating Coast Guard po nandiyan. So kung sakali man po na magkaroon ng ganitong pangaharas sa ating mga mangingisda, hindi po papahintulutan ng ating pamahalaan yan. At tayo po i-action dahil ang gagawin ng China hypothetically, because ang sabi po nila June 15, ito ay applicable na. So kung sakali man po na gagawin nila yan sa ating mga mangingisda, poprotektahan po ng ating pamahalaan ang ating mga mangingisda. Samantala, yan nga mga kabalits natin, no, na kung saan ay talagang malinaw na talagang handang protektahan ng ating bansa o ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan itong ating maliliit na mangingisda, at talagang dito huwag nga silang matakot dahil patuloy yung proteksyon na talagang pagprotekta nga, no, sa ating maliliit na mangingisda o sa mga Pilipinong maglalayag dito nga, no, sa umanoy nais bigyang batas na paghuli nga ng mga checkwang to. Ito nga ang sasangga o sasalag sa gagawin nga mga dipungan na dipunggol ng mga checkwang to na nang aangkin ng teritoryo na hindi naman talaga kanila, at gagawa pa nga ng batas na ito nga ang matapang na tugon ng ating Pangulo o ng ating bansa na patuloy na ipaglalaban, na talagang dito huwag pansinin yung nagiging tila nga ba mandato na nais gawin nga nitong mga hinayupak at dipungan na dipunggol ng mga checkwang to na panggigipit nga sa ating mga Pilipino. At yun, tuloy pa natin. Binanggit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang umano'y pagsira ng China sa Bahaw de Masinloc mula noong 2016, maituturing na empty threat para takutin ang civilian mission sa pinag-aagawang karagatan ang bagong pulisya ng China, na nagpapahintulot sa kanilang Coast Guard na ikulong ang trespassers sa inaangkin itong teritoryo nang hindi dumadaan sa paglilitis. Ito ang inihayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Ania. Itinawa ng China ang paglalabas ng naturang report sa bagong nilang batas matapos makalusot ang mga barko ng civilian convoy sa pagharam ng mga barko ng China at narating ang Bahaw de Masinloc, na islamang aniya ng China na i-discourage ang civil society hindi lamang sa Pilipinas kundi ang iba pang claimant sa disputed water. Sinabi din ng PCG official na malaking sakit sa ulo para sa China ang civil society groups, lalo na kapag ito ay mula sa mga bansa gaya ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei na mga claimants ng pinagtatalunang karagatan. Inihayag din ni Commodore Tariela na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkuha ng mas maraming Coast Guard para mapalakas ang presensya sa West Philippine Sea. Also have to understand that on the day that the Chinese government issued this statement was also the same day that ating Nito Coalition, Ms. Rafaela, declared that they had mission accomplished, successful mission in giving away supply to the Filipino fishermen. This only means one thing. This regulation the Chinese has publicized is an empty threat. They want to discourage civil society movement, not just here in the Philippines, but across the region. We can, you know, the Chinese government even overreacted with this kind of civil society Atinito coalition last time. They even sent 10 China Coast Guard vessels, more than 20 Chinese maritime militia, one PLA Navy warship. So it means that it's really a headache for them if the civil society will be going in the South China Sea. This only happened here in the Philippines. So what if the Vietnamese will also have civil society movement will also do the same? Also for Kuala Lumpur, also from people in Natuna. So this is a very big problem for them. So for China to counter all this kind of impact to the civil society, they have to say something to at least threaten the people. And this regulation, that's the objective of which. To make sure that not just the Filipinos, but across the region, you are warned that if you're going to do this kind of civil society movement again, it is not us who's going to just to have a headache, but we will threaten you that we're going to detain you and imprison you. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga yung tila nga ba ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan, na ito nga yung nagiging usapin, no, patungkol nga sa nais na gawing batas nga ng mga checkwang to, yung paghuli nga sa mga Pilipino nga
Tila nga ba umano papasok sa teritoryong inaangkin lamang ng mga Chekwang to. Na dito ay patuloy nga na handang depensahan ng ating pamahalaan o ng ating bansa. Yung tila nga ba gagawin nga mga paghuli ng mga Chekwang to sa ating mga kababayan na maglalayag dito o sa mga Pilipinong dito lamang nga umaasa no, ng kanilang ikabubuhay. Na sinasaad nga rito na huwag matakot. Patuloy lamang gawin yung mga aktibidad na nais ngang gawin ng ating mga maingisda dito nga sa bahagi ng ating mga teritoryo. At hindi nga hayaan na tuluyang nga madakip o mahuli nga yung ating mga kababayan at patuloy yung pagprotekta at talagang handang pagtugon ng ating hukbo ng ating hanay na nakatalaga nga rito sa umanoy nais na gawan ng batas ng mga Chekwang to. Na dito ay hindi nga pinapapansin o huwag ngang pansinin ito nga nagiging umanoy mandato ng mga Chekwang to na nais nilang ipatupad sa bahagi ng teritoryong inaangkin lamang nila at talagang gustong gusto nilang makubkob. Na ito ay panggigipit nga at talagang pangaharas na naman ng mga Chekwang to dito sa bahagi ng ating mga teritoryong nais lamang nilang kubkubin at kunin nga. Na dito ay nais lamang masolo ang anumang nilalaman ng karagatan na to. Kaya ganun lamang yung paggawa umano ng batas at ito nga batas na to na talagang gusto nga ipatupad nga no, dito sa ating teritoryo na kinukuha lamang at kinukubkub ng mga Chekwang to na hindi naman ito hahayaan. At patuloy din nga magbibigay hakbang yung ating bansa o yung pagpalag o yung paglaban natin sa tila nga ba batas ng mga Chekwang to. Magiging pagsaling natin kung tuluyang huhulihin yung ating mga kapwa Pilipino nga naglalayag sa bahagi ng ating mga teritoryo na tayo nga ang mas may karapatan na magbigay nga ng batas dito kaysa sa mga Chekwang to na patuloy at patuloy yung panggigipit at mga pangaharas at mga pangbubuli at kung ano-ano pa nga nais na idikit o ilakip nga dito sa karagatang nais nilang nga gawan nga ng umano'y batas ng mga Chekwang. Na hindi nga ito hahayaan ng ating bansa o hindi papayagan yung paghuli at patuloy ito nga hindi nga tutugunan na talagang hindi kikilalanin ng ating bansa. At yung iba pang mga patungkol mga pahayag at tugon dyan. At okay na lang bahala magkomento sa iba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.